Sisters in the Lord, magandang gabi. Kumusta na po ating mga brothers and sisters in the Lord? Sa gabing ito, magpatuloy tayo sa ating programang mga pagbigay payo sa pananampalataya na ating pinamagatang tambag sa pagtuo. Bago tayo mag-umpisa, brothers and sisters, umpisahan natin ito sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, this evening we commit the success of our program. We ask you, Lord, to give us the triumphal anointing by your Holy Spirit as we give some guidance to those who are struggling in their Catholic faith, struggling in their relationship, and struggling in their longings and desire in life. We ask you to give us, loving Father, your Holy Spirit at this very moment, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, and with the intercession of Mama Mary in all the saints. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po, mga brothers and sisters. Bago tayo magpatuloy, basahin muna natin ang ating ebanghelyo sa gabing ito. A reading of the Gospel according to Matthew. At the time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to the little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. The Gospel of the Lord. Thanks be O Lord Jesus Christ. Sa gabing ito, brothers and sisters, pasalamat tayo sa maraming mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa iba't ibang mga bansa na nagbigay ng mga katanungan tungkol sa kanilang buhay espiritual at sa mga struggle sa kanilang katolikong pananampalataya. At ngayon naman, bigyan natin pansin muna ang ating ebanghelyo na ating binasa ngayon, na sabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang kaniyang Ama, sabi niya, pinupuri ko kayo, Father in heaven, kasi yung mga natatagong mga bagay ay hindi mo ibinigay na maintindihan sa mga may kakayanan o sa mga matalino. Ngunit, Sister Lucy, and then thank you po for always praying for us. And then Sister Ging Selva, thank you Sister Ging, good evening po. And Sister Lorna Pahel, thank you. We are adjusting, brothers and sisters, with our technical. And then Brother Makin, and Christian Blantukas, magandang gabi po, shout out. And Sister Kim Fernandez, magandang gabi. Brother Jojo Lombri, magandang gabi po, shout out dyan sa inyo. And Brother Dius, magandang gabi. Brother Duri Bakay, Sister Duri Bakay, and Brother Eddie Gutierrez. Sister Balbina Magno in Scotland, thank you for always praying with us. And thank you for all the blessings that the Lord has showered us today. So, sometimes sa mga buhay ng mga santo, makita natin na yung mga nagiging santo ay yung mga pinakababa ang kanilang standard, brothers and sisters. And then, ngayon, pasalamat sa technical, Brother Jonathan, na mayroon na tayong magandang background. Kaya, thank you, Brother Jonathan, for making the arrangement. Okay, Sister Eva Baya, magandang gabi po, Sister Eva, from Zamboanga City, Brother James Navarro, Sis Brother Antonio Canillas, and Brother
at Sister Glinda Villar. Ngayon, at ang iba nating mga kapatid na nakikinig sa gabing ito. Now, sa karamihan sa mga santo ay talagang doon ang Panginoon nag-reveal sa kanyang kalooban yung mga mababa, mga kapatid, ang kanilang standard sa buhay. Makita natin yan sa pagpunta sa ating Panginoon Jesucristo. Bakit doon ang tinawag niya yung mga mangingisda? Bakit hindi niya tinawag yung mga expert of the law? Bakit hindi niya tinawag yung mga expert sa religious laws, mga Jewish people during the time? Bakit ang tinawag niya yung mga nandyan sa mga abang kalagayan? Mga mangingisda o mga makasalanan, mga tax collector. So, ang Diyos lang nakaalam, Sister Rosalinda, no? Siya lang nakaalam bakit yung mga nasa abang kalagayan ang kanyang tinawag. Sister Luricel Maghanoy and Sister Xiao Xiao and sa ating kapatid sa San Isidro Labrador, si Father, magandang gabi. So, yun. Ngayon, ang ating programa ay nagbigay payo. So marami tayong mga concern na dumating sa ating tanggapan tungkol sa mga faith struggle, lalo na sa ating mga kapatid sa buong Pilipinas. Dahil sa katwiran na napakarami talagang mga new religious group ang dumating ngayon na nagiging natatag sa iba't ibang mga pastors na They long to spread out the truth na naunawaan nila, naunawaan nila sa sariling pag-unawa sa Biblia. So, ang resulta, of course, we have thousands of denominations throughout the Philippines and our people, the faithful, is really disturbed. Kasi ang mga hindi katoliko nating kapatid, dumadaan sila through friendship, through generosity. So, sometimes, kung through generosity, mahirapan kapag resist, no? Brothers and sisters in the Lord. And si Sir Esther Balmedina, magandang gabi po. Bago lang ako nakakatapos sa pakikinig sa inyong programa sa Joyful Friends of St. Francis Charismatic Community. Magandang, ito ay napakagandang komunidad na ginamit sa Panginoon para magpapalaganap sa kaniyang mga salita, sa mensahe sa kaligtasan, at pwede nating buksan ang kanilang Facebook from 8 p.m. to 9 p.m. to every day, at parang mayroon pa silang 2 p.m. to 3 p.m. yung mga walang ginawa dyan sa bahay, pwede natin buksan kasi itong programa natin is 9 to 10. So ngayon kagabi, maraming mga payo ang ating binigyang payo, ngunit mayroon tayong kapatid na ating pagbigyan na pagpahalaga sa gabing ito. Nag-message ako sa kanya na sabi ko, Pastor, masasagutin namin ang iyong mga talata na binigay sa amin. Kagabi, napag-usapan natin sa ating mga pagbibigay payo, mga kapatid, ang mga naku-convert na galing sa isang kapatid natin sa Basak, Cebu City, na ang kanilang pamilya maganda, only daughter, ngunit na-convert sa ibang sikta. Ito ay ikinalulungkot sa kaniyang mga magulang kasi ayon sa kaniyang mga magulang ay kanilang tinuturuan ang kanilang anak at palaging dinadala sa simbahan, mag-ati ng misa at tinuturuan sa iba't ibang mga debosyon sa ating simbahan. Ngunit nakita natin sa ating pagsasaliksik sa sitwasyon ay ang kakulangan ang pagtuturo sa biblical foundation sa kaniyang Catholic faith. So, binigyan siya ng magandang kinabukasan, nabigay lahat na makagandahang kailangan ibigay sa buhay bilang isang anak, ngunit hindi nabigay ang mga aral at pagtuturo sa mga biblical foundation kung saan nakasaad sa Biblia ang mga aral at mga doktrina sa simbahang Katoliko. Kaya nga, nadala sa ibang sikta, no? Brother Antonio Canillas and Brother Prince Archangel, no, nadala sa ibang sikta kasi walang biblical foundation. So nakarinig ng magandang preaching, nadala. So ngayon mayroong nag-comments. Ang comments niya ganito. Hihihi, araw-araw pala nagdasal pero di alam ang itinuro sa Exodus 20:1-4, Galatians 5:19-21,
and Revelation 21, 7 to 8. Now, in these three verses na binigay sa ating kapatid, na nagbigay ng comments galing sa kay Reverend Tony Luna from Poblacion Sapian Capiz, isang ministro sa Door of Faith Church, Poblacion Sapian. And then, ito ang ginawang comments ni Pastor. Naintindihan din natin ang mga feeling ang nasa puso ni Pastor tungkol sa gusto niyang ibig sabihin sa mga talatang ibinigay niya sa atin, brothers and sisters. So, ating makita na itong mga talatang ito ay nagsasabi tungkol sa Diyos-Diyosan. Na sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4, nagsabi ang Biblia na instruction na huwag gagawa ng mga larawan sa Diyos-Diyosan. And God spoke all this word to Moses, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall not have no other gods before me. You shall not make for any yourself an idol in the form of anything in heaven above of the earth, beneath or in the waters below. You shall not bow down yourself to them nor serve them. For I, the Lord your God, punish the children for the sins of their fathers to the third and the fourth generation of those who hate me. So sabi ng Biblia na pag idolatros ka, talagang iparusahan ka sa Panginoon from the first to the fourth generation. Ang pangalawang verse ay sinasabi dito sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, ganito ang nakasulat sa ating kapatid na si Reverend Tony Lunas. Salamat po, Pastor, sa iyong pagbigay ng comments sa amin para mabigyan naming pagpahalaga ang iyong mga gustong ipaabot. Sabi nito sa 19 to 21, sabi ng Galatians, the acts of sinful nature are obviously sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits, rage, selfish ambition, division, dissension or division, faction, and envy, drunkenness or orgies, and like I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Now, nabanggit rin dito ang idolatry. So, I understand the mind of our dear brother, Pastor Reverend Rooney Lunas. Then, binasa rin niya ang 21 verse 7 and 8. Sabi ng 21 verse 7 and 8 na sa Revelation chapter 21 verse 7 and 8. He who overcome will inherit all this and I will be his God and he will be my son. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of the burning sulfur. This is the second death. Now, nabanggit ang idolatry. No? So, ang ibig sabihin nito na araw-araw nagsimba, bakit hindi na intindihan na ang pagkakaroon ng mga larawan ay idolatry? Now, sa atin ngayon na nakasagutan, kung mayroon mga komentaryo na ganyan, gusto ko ring basahin ang aking naintindihan bilang isang pastor. Kung ano ang idolatry sa Catechism of the Catholic Church 113. Sabi ng ating Catechism, Reverend Rooney Lunas, ganito ang turo sa Simbahang Katoliko. Baka iba rin ang nasa isip mo, Pastor. Sabi ng Catechism of the Catholic Church 113 sa ating mga kapatid na Katoliko, idolatry not only refers to false pagan worship, it remains a constant temptation to faith. Idolatry consists in divinizing what is not God. Man commits idolatry whenever he honors and reveres a creature in the place of God, whether this be gods or demons or satanism, power, pleasure, riches, ancestors, state money, and etc. So, ang idolatry,
Mga mahal kong kapatid, Brother Prince Ubas and Brother Indangan Garz and Sister Balmina Magno, ang idolatry, if we put someone in the place of God, ibig sabihin, ginawa mo siyang Diyos sa buhay mo, idolatry yan. Now, sa ating kapatid na pastor sa Door of Faith Church sa poblasyon sa Pian Capiz Province, na ang ibig niyang sabihin na hindi tayo naka-discovery na ang pagkakaroon sa mga larawan ay isang idolatry, para sa atin na intindihan natin anong ibig sabihin sa idolatry. According to the Catechism of the Catholic Church 2113, that man commits idolatry whenever he honors and reveres a creature in the place of God. So kung ginawa mo dyan ang girlfriend mo, boyfriend mo, na parang siya na ang priority sa buhay mo, that is idolatry. Hindi ka na makasamba. Kasi na ang negosyo na busy ka sa pira, and then nagiging diyos-diyosan mo ang iyong pira. There are what we call modern idolatry in our times. So anything na dyan mo binigay ang iyong panahon sa iyong buhay, ginawa mo si sinusanruki na Diyos mo, you committed idolatry. Pero alam natin na sino yung ating Diyos, ano man ang level sa mga santo. Ang mga santo, na alam natin na sila ay mga bayani sa ating simbahan. Inalay nila ang kanilang buhay para magpakamatay sa pagpapalaganap sa magandang balita sa kaligtasan. They experience martyrdom sa kanilang buhay, like Pedro Calungsod, na pumunta siya sa Guam at doon inalay ang kanyang buhay dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ibig sabihin na he was canonized as saint. Brothers and sisters in the Lord, isan naman siyang Diyos na nadagdag sa simbahang Katoliko. No. Ang kanyang pangalan ay ini-include, no? Isinali sa listahan sa mga banal, kasi ang kanyang ginawa na pag-alay ng kanyang buhay para sa pagpapalaganap sa magandang balita sa kaligtasan ay worthy of remembrance ang kanyang nagawa. Kaya nga, hindi natin isipin na yung, imagine ka, during the time na gumawa tayo ng Thanksgiving Mass sa kay Pedro Calungsod sa Cebu City, there was a pressure during the time. Kasi gusto naman ng mga kapatid nating mga hindi Katoliko na during at that date mismo, parang November 29 or November 22, hindi ko lang alam, during that date, nagkuha rin sila ng permit sa City Hall sa Cebu para doon sila mag-rally, gospel rally, doon kung saan yung venue sa kay Pedro Calungsod na doon sa SRP, doon rin sila sa kabila. So ano ngayon ang mangyari kung gawin nyo na ang daming Katoliko ang magpunta doon? Kasi para sa kanila, it was an idolatry, canonizing the life of Brother Pedro Calungsod. So ang ginawa sa mga para hindi maiwasan ang gulo during the time, kasi we expect millions na dadalo during the Thanksgiving Mass that Pedro Calungsod is included in the list of the saint. Brothers and sisters, buti na lang mayroong kaalaman ang siyudad, ang mayor during the time, tinransfer yung venue doon sa Plaza Independencia. Hindi pa rin sila papayag. At saka nakita sa mayor yung future na magkagulo, tinransfer sa Pier 6 dito banda sa SM. Pagdadaan ka during that day na ang gathering sa Thanksgiving Mass si Pedro Calungsod is 2 p.m. o 1 p.m. pagdadaan ka galing sa Mandawi at Lapu-Lapu, makita mo doon ang mga kapatid nating born again. Nagdala ng mga placard, only Jesus is the Savior, only Jesus is our refuge, only Jesus is worthy of honor. Marami silang mga placard. Kasi parang napag-isipan nila, doon sila, nag-marching sila doon, nagpakita sa kanilang mga placard. Kasi para sa kanila, gusto nila ipakita nila ang kanilang puwersa, which is not very good, brothers and sisters in the Lord. Marami mang mga pizza na hindi talaga mag-conflict sa pizza na ginawa ang Thanksgiving Mass kay Pedro Calungsod. I was there. I was present during the time. Galing ako sa Lapu-Lapu. Nakita kong aking makasama. Kasi I'm a born-again pastor. Dala-dala ng mga placard.
Then ang aking pumasok sa aking isip is that are we peacemaker, brothers and sisters, of that na marami mong mga date na pwede tayong mag-rally doon, pwede tayong magpunta sa SRP. Bakit i-timing natin sa date na mayroong malaking gathering? Kasi gusto nilang parang i-compete. Hindi naman yung compete kasi sa buhay ni Pedro Calungsod, we glorify Jesus in the life of Pedro Calungsod. Hindi yun idolatry, hindi yun Diyos-Diyosan. Kasi hindi natin linagay si Pedro Calungsod in the place of Jesus. We are not putting Pedro Calungsod in the place of God, but we recognize him as a martyr of that church founded by Jesus na inalay niya ang kanyang buhay para magpalaganap sa magandang balita sa kaligtasan sa Guam. Kaya nga ito ang napakalaking ano natin sa ano kay sa ating kapatid ngayon Father Past Reverend Rooney Luna na nagbigay sa mga verses na ito. Alam ko kung anong nandiyan sa puso mo, pastor, na gusto mong ipakita na itong mga verse na ito ay talagang linabag sa mga Katoliko, idolatro sa mga Katoliko. No, because if ilagay mo ang isang tao sa in the place of God, that is idolatry. But we are not putting them. Tulad ng kay Jose Rizal Andres Bonifacio, sila mga bayani sa ating bansa. Hindi sila ang presidente sa Pilipinas. We are not recognizing them as the president of the Republic of the Philippines. We recognize them as martyrs of the Republic of the Philippines. Ganyan rin ang ating pagkilala sa mga santo. Hindi sila Diyos sa universo, but they are the martyrs of the church founded by Jesus. Kung mayroong mga political martyrs, mayroon rin mga church martyrs. Baka si Pastor Luna magiging mamatay siya na nandyan sa paninindigan sa katotohanan, din maiwan ang kanyang memory. Kahit wala na siya, maiwan ang kanyang memory sa door of faith church na itong pastor na ito ay nagpapalaganap sa magandang balita sa kaligtasan. So, ibig sabihin, you are remembered. You are officially recognized by the door of faith church. After na mawala tayo sa mundong ito, yun man ang ginawa sa mga Katoliko. Yung mga nag-alay sa kanilang buhay para sa pastor Rooney Luna from Poblacion Sapian, Capiz. So ang door of faith, mga kapatid, isang born again pastor, isang born again church na natayo sa Hawaii. Ang kanilang founder si Sister Mildred Brustic, 1940. Parang dumating ang Door of Faith sa Pilipinas, 1966. At ang kanilang verse na pagpapatunay na nasa Biblia ang kanilang simbahan ay mababasa natin sa Acts chapter 14, verse 22. Ganito ang kanilang verse. Sa verse 22, ganito ang sinasabi. Strengthening the disciple, encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. I think sa ibang translation, parang God is opening the door of faith. Ito, ano ito, revised King James Version. Wala akong ibang version dito. Sa ibang version, parang God is opening the door of faith. And doon kinuha ang sa ating kapatid, Sister Mildred Brustic, ang pangalan sa simbahan na Door of Faith na nakabase sa Acts chapter 14 verse 22. Okay? So, mayroon ring isang born again group sa Tagbilara na March of Faith, no, kay Reverend Rudy Trigo. So, maraming mga kapatid natin mga born again tulad sa Usamis, ang malakas na born again is tinatawag nilang Happy Church, no? Happy Church. 'Yun ang mga malakas na born again. Pagpunta natin sa Marawi, ang malakas na born again is Lakas Angkan Born Again Church. Punta natin sa Central Mindanao University, ang malakas is Davao G12. So mayroong sa mga siyudad, mayroong mga malaking born again na nakapundar. Pagpunta tayo sa Cebu, ang malakas diyan is Living Word, malakas na born again sa Cebu. Pagpunta natin dito sa Manila, ang malakas na born again is CCF, Christ Commission Fellowship. So, ito sila, pareho sila mga born again, but they are divided, no? They are different denomination, brothers and sisters. So, yun ang ating sagot na sana maintindihan naman sa ating mga kapatid na mga hindi Katoliko na yung accusation na idol ang mga santo. Sana magbago rin ang kanilang paniniwala nga hindi yon ang turo at aral simbahang Katoliko.
Ngunit kung hindi man nila tanggapin ang ating mga sinasabi, din sila na ang mananagot sa pagbalik ng ating Panginoon. Maraming salamat sa ating kapatid Reverend Rooney Luna from Door of Faith Church, Poblacion sa Pian, Capiz. Ang pangalawa nating bigyang pansin, itong ating kapatid na isang fundamental sa Cebu City na nagkaroon siya ng mga programa sa Radio Bisda kay Brother Erwin Ibarita. Nabasa ko lang ang kaniyang mga pagpapahayag laban Simbahang Katoliko. Ganito ang kaniyang pahayag. Basa mog Biblia aron makakat-on og inyo mahibaw-an nga giilad ramo sa pare. Akong giawhag ang mga obispo, ang mga pare, hunong na intawon pagtudlo og sayop. Basa mo Biblia aron makakat-on og mahibaw-an ninyo nga giilad ramo sa mga pare. Okay? Sabi si Buano version na ibig sabihin sa Tagalog na magbasa sa Biblia para malalaman ninyo at madiskubrihan ninyo na giilad yung parang linigaw, no? Linigaw lang kayo sa mga kaparian. Okay, now magbigay ako ng dalawang sagot, mga kapatid, itong kumakalat sa Facebook from Brother Ralph Ruiz. Karapatan niya ito na kung anong nandyan sa puso niya at kanyang i-express. Ngunit karapatan rin nating magsagot. Now, ang unang verse na aking isagot ay nandyan sa Biblia. Kasi sabi niya, basa kayo sa Biblia para makakat-on mo nga giilad ramo sa pare. Okay? Now, ating basahin ang Matthew chapter 8 verse 4. Sabi ni Jesus, "Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the gifts of Moses commanded as a testimony to them." Sa Tagalog version, ganito ang sinasabi sa Matthew chapter 8 verse 4. Pagkatapos sinabi sa kaniya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pare. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw ngay magaling na." Okay? Mark chapter 1 verse 44. Lagyan natin ng dalawang verse. Sabi ng verse 44, pagkatapos huwag mong at pagsabig ng ganito, sabi ni Jesus, matapos mapagbilinan agad, siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, huwag mong sasabihan ito kaninuman, sa halip magpunta at magpasuri ka sa pare, pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa inuutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikay magaling at malinis na. Okay? Ang akisisyon na basa kayo ng Biblia para madiskubrihan ninyo na linigaw kayo sa mga kaparian. Ang ating sagot, mga kapatid, kung ang pari, ang mga kaparian, mga pari noon, mga pari ngayon sa simbahan ng Katoliko o noon sa Jewish religion, kung linigaw nila ang mga tao, bakit inutusan ni Kristo ang kitungin na gumaling na magpunta sa pare? Bakit hindi nila sinabi ni Kristo, "Huwag ka na magpunta sa pare. Nandito na ako eh." Di ba, makita natin sa ating kung ating bigyan ng pagnilay-nilay ang verse na ito. Ano kaya ang nasa pare? Bakit inutusan ni Jesus ang kitungin na magpunta sa pare? Kung ang mga pare ay nangligaw, mga kapatid, ayon ni Brother Ralph Ruiz, ay hindi na sana utusan ni Jesus ang kitungin na magpunta sa pare kasi mas lalong maligaw ang kitungin. Ngunit kung inutusan man sa Matthew chapter 8 verse 4 and Mark chapter 1 verse 44, then malinaw na Jesus Christ himself recognized the ministry of the priest. Kinikilala niya kasi inutusan niya ang kitungin. Kung sabi ni Brother Ralph Ruiz na magbasa ka ng Biblia, nabasa kaya niya ito, ang mga verse na ito, mga kapatid? O
galit lang ang nasa isip at puso niya laban sa simbahang Katoliko. Kasi kung totoo, kung in-encourage siya magbasa ang mga tao sa Biblia at para ma-discover nila na linigaw sila sa mga kaparian, kung siya mismo ang nagbasa, hindi tayo maniwala na hindi niya ito nabasa. Diba? Mga brothers and sisters in the Lord, Sister Lina Bakuro, magandang gabi, and Sister Wawing Norski. Kaya, yun ang aking sagot, dalawang verse. Kung ang mga pare nang ligaw sa mga tao, linigaw nila ang mga tao, kaya read the Bible and you will discover that the priests are misleading people, then Jesus Christ in this verse in Matthew chapter 8 verse 4 and Mark chapter 1 verse 44 will not tell the man of leprosy to go to the priest and perform. Tell the priest, do not tell anyone, but tell to the priest and perform what the laws of Moses prescribe. Brother Jose Alejandro, magandang gabi po. Joseph Alejandro, Joe, magandang gabi. Sana you are okay now. And Brother Oliver Bastasa and Brother Jewel M. Cuba. Kaya ito ang aking sagot. Madalian natin. Mayroon naman tayong isang kapatid from Zamboanga City, Sister Iba Baya. Ngayon, ito na, Sister Iba, sayo na. Sinulat ko kasi para kung doon sa cellphone, baka malimutan ko eh. Brother Nui, ang tanong ko lang, curious lang if ang Catholic Church ay totoo kaysa ibang sikta, bakit po may testimony na nagiging mabuti ang buhay nila o nabago ang buhay nila ngayong born again na sila? Na bago na ang kanilang buhay dahil kay Kristo, like sa isang testimony from born again addict, kung addict palahubog, sugarol, babairo at nagiging nabago ang kanyang buhay yung na born again na siya, nagiging active sa church at nagsiserve na kay God. Ang ating tanong, ang aking sagot, Sister Eva, ang bagong buhay, sabi ng 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creature. All things have gone, a new thing has come. Brother Ramon Lunas. Ngayon, bakit marami mga Katoliko na lasinggiro, mga adik, mga babairo nakapunta sa isang sikta na bago ang kanilang buhay? Mga kapatid, it is a new life is a work of God and we need to cooperate to it. Hindi natin masabi na ang mga bagong buhay nandoon lang sa ibang sikta. Marami na bagong buhay sa loob ng simbahang Katoliko. Maraming new life na nangyari, Sister Iba. At ang doon lang sa ibang sikta, ang common drive na sa Katoliko pa ako, adik ako, sugarol ako, sabungiro ako, and then pagkatapos babairo ako, ngayon na nagiging born again na ako, hindi na ako babairo, hindi na ako sugarol, hindi na ako lasinggiro, hindi na ako adik. Madaling, marami mga nagsasabi dyan. But that is a struggle, Sister Eva. Huwag mong sabihan na pagsabi na nabago sila, hindi na sila mag-struggle, hindi na sila mag-crib sa druga. No, cribbing is always there. Kasi ang tagal kong nag-work sa mga rehabilitation center. Kahit anong religion doon, at ang madalas pa doon pumupuntay ang mga born again, nag-conduct ng Bible study. Maraming umiiyak doon kasi gusto nila magbagong buhay. Pero paglabas sila, many months, nag-relapse naman sila. And it is managed by the Department of Health. I was with the team of a Department of Health aftercare program of the Department of Health during the time. Marami doon Katoliko, hindi Katoliko. Kaya nga yung sinabi natin na ang mga nag-born again, lahat sila ay bumuti. No, marami. Like for example, nandyan ka sa Zamboanga City. Tanungin mo dyan sa Sibugay Province, ang pinakamalaking sabungan yan, dyan, kung sino ang may-ari. Masyaka ang may-ari, hindi Katoliko, hindi ko lang isabi.
Basta ang may-ari sa Sabungan, napakalaking Sabungan ng katedral, diyan sa Sibugay province. Oh, i-research mo diyan, tanungin mo diyan kasi ano 'yon? Along the way lang 'yon from Ipil to Imelda, right side. Mayroong malaking Sabungan diyan. Diyan sumasamba ang mga sabungiro. Tanungin mo sinong may-ari sa Sabungan diyan na katedral na Sabungan. Hindi Katoliko. Hindi ko lang isabi kung anong sikta. Basta born again. So ang nangyari ngayon, ang nangyari ngayon Katoliko sa Bungiro puno sa bisyo na born again na bago. E ngayon ang may-ari sa Sabungan hindi Katoliko. Ang mga Sabungiro ang Katoliko. Pareho ra sila lahat, di ba? Kaya nga yung ipinagmalaki natin, brothers and sisters, na iniwan ko ang Katoliko na bago na ako, hindi yung garantiya eh. Alam ko yun, sino may-ari. Tumatawa nga ako pagdating doon. Ang nangyari noon, kawawa naman mga Katoliko dito. Sabungiro na lang sila, ang may-ari sa Sabungan. Hindi Katoliko. Hindi naman natin specific kung anong sikta. Basta mga kapatid, hindi Katoliko ang tag-iya sa Sabungan. Kaya nga, ito naman bagong buhay, mayroon itong mga creativity. Creativity means gagawa tayo ng New Life Seminar. All is. Sa Katoliko, tinatawag siyang New Life in the Spirit Seminar. At ito ay ginawa sa maraming born again. Tinatawag lang charismatic, no? Mag-praise and worship sila. And then emotion. Nadaanan ko yan eh. Of course, maraming umiiyak din pag magsabi na, Lord, baguhin mo ang aming buhay. Pagkatapos sa isang malakas, ang gandang sulim na pag-awit na change my heart, O God, make it ever true. And then papasok si pastor at siya mag-declare siya na baguhin mo, Lord, ang aming buhay. Hipuin mo ang isa't isa sa amin. Mag-umpisa ng iyakan, mga kapatid. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kasi wala kaming proper liturgy. Hindi natin yan magawa sa Katoliko kasi our liturgy, ibigay galing sa mga apostoles. Walang sino mang tao kahit na obispo na pwedeng baguhin yung liturgy, brothers and sisters in the Lord. But we can still do that in the charismatic seminar, mga New Life seminar. Depende lang yun, no? At ito ay nakasaad sa ating katekism. Catechism of the Catholic Church, number 821. Basahin natin, mga brothers and sisters in the Lord. The desire to recover the unity of all Christians is a gift of Christ and a call of the Holy Spirit. Certain things are required in order to respond adequately to this call: a permanent renewal of the Church in greater fidelity to her vocation. Such renewal is a driving force of the movement toward unity. So ano bang renewal? Ano ba yung makabigay stumbling blocks sa mga tupa? Kung ikaw isa kang lingkod sa simbahan, lasinggiro ka, sabungiro ka, kung mahal mo ang tupa ng Panginoon, if you love the flock, huwag kang gagawa ng mga bagay na magiging stumbling block sa mga tupa. Kasi ang mga tao ay nakatingin sa iyo bilang lingkod ng Panginoon. Head servant ka ba sa isang Catholic community? Presidente ka ba sa kapilya? O lagay na natin, ako, Paris priest, ako. Ano ba mga bagay na makabigay ng stumbling block sa paningin sa mga tao? Ipabago natin yan sa Panginoon. Permanent renewal of the Church in greater fidelity to her vocation. Ano mang vocation sa simbahan? Para magkaroon din ng pagbabago. Such renewal is the driving force of the movement towards unity. Kaya nga maraming mga Katoliko sa totoo lang pumunta sa ibang sikta kasi hindi nila nakikita ang totoong pagbabago dyan sa ating mga kapilya. Makita nila nandyan pa rin sa mga vices ang ating mga lay ministers. Hindi nila nakita ang liwanag sa magandang balita ng ating Panginoon Jesucristo. So sabi ng Catechism na number 821, permanent renewal of the Church. Ano ba yung mga ugali na dapat nating baguhin? Yung mga away-away. At yung mga away-away na yan, yung baguhin natin yan. Baka nagiging stumbling
ay stumbling block yan sa tupa. Wala mang problema tayo kung tayo ang mag-away-away. Mga matured naman tayo. We are not affected. Pero pagkatapos, kung sa atin magiging stumbling block yan, we will sacrifice and offer that to the Lord. Okay? Conversion of heart. Catechism of the Catholic Church 8-1. As the faithful try to live holier lives according to the gospel, for it is the unfaithfulness of the members to Christ's gifts which causes division. Kaya in the dark ages, hindi natin ma-deny na grabe ang mga skandal na ginawa sa simbahan. Kaya nga maraming umalis sa simbahan. Kasi grabe ang skandal doon sa loob. Kaya nga ang renewal of the church, Second Vatican Council, para naggawa ng mga decree, purpose ang layunin niyan para may magkaroon ng pagbabago ang simbahan sa loob ng simbahan. Kaya nga yung mga vices natin na nagiging stumbling block, hintuin natin yan. I-surrender natin, i-sacrifice natin sa Panginoon. Oh. Kung tayo ay lingkod ng Panginoon, na sakripisyo nga natin ang pagiging single just because of the gospel of Jesus, because of His church, we sacrifice our sexual enjoyment because of the church. Tulad sa akin, I'm a single. I sacrifice because of the church. So ano man yung mga stumbling block, ano man yung criticism, I have to respond positively to every criticism because of the gospel of Christ. Okay? So ito ang aking maisagot kay sa Sister Eva Baya from Zamboanga City. But Sister Eva, kailangan ito ng effort eh. Tulad sa akin, sa pastor pa ako, magbigay ako ng talk. Bakit iwanan natin ang mga bisyo? Bakit maganda ang buhay kung hindi tayo lasinggiro? Bakit maganda ang buhay kung wala tayong mga bisyo sa ating buhay, nakapokus tayo sa ating pamilya? Then, napakaganda yun, brothers and sisters, sa ating buhay. Kaya ito ang aking komentaryo. So, para sa akin, huwag nating ipagmayabang na iniwan natin ang Katoliko na bago na, kasi ang aking reaction ganyan eh. Yun ba ang new life na ngayong nagiging new life na palaging naninira simbahang Katoliko? We cannot generalize the whole Catholic Church. Tulad yung sinabi ko na isang hindi Katoliko may-ari sa Sabungan. I-generalize ba natin ang lahat ng mga hindi Katoliko? Hindi. Kasi sino naman pare nagturo na yun ang gawin ninyo, maggawa kayo ng mga iskandal mga Katoliko, kasi mga Katoliko tayo, wala. Ang palaging inuulit-ulit sa ating mga kaparian sa humilya, mamuhay na mapayapa, mamuhay na makita ang buhay ni Kristo sa ating buhay. Yun inuulit-ulit sa mga kaparian eh. Wala tayong marinig, Sister Eva, na ang ating mga kaparian nagtuturo na pwede lang kayo dyan mag-adik kasi Katoliko tayo, pwede kayo dyan magsabungiro, maglasinggiro kasi Katoliko tayo. During the liturgical year sa season of Lent, palaging rinirenewed natin ang ating mga promise, baptismal promises na talikuran natin ang mga gawa ni Satanas. Di ba? Mayroon tayong kanta na palagi nating marinig na Jesus maluy ka kanamo, panabangan mo kami. Ang salagi dumtanamo, dili na mag-usab kami. Sa mga Cebuano, marinig natin yan. Tuwing Bernis Santo, habang pinoprosisyon ang Santo Intiro ba yun? Inaawit natin, Jesus maluy ka kanamo, panabangan mo kami. Ang salagi dumtanamo, dili na mag-usab kami. Ibig sabihin, mayroon rin mga Katoliko na kahit na sa panawagan sa simbahan na bagong buhay, pinili nilang hindi mo na sila magbagong buhay. Ngunit, hindi patuloy tayong manalangin, mga brothers and sisters, Brother Alfonso Fabian and Brother Jaime Barlit, Brother Oliver Domingo, patuloy tayong manalangin kasi yung mga tao dyan na mga lasinggiro, sabungiro, puno ng bisyo, mayroon yung kanilang sariling panahon.
Di ba sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 9, there is time for everything under the sun. In His time, in God's time, He makes all things beautiful. Baka ngayon, sila ganyan ang buhay nila, pero 2030, magbago na sila. Panahon nila, 2027. Panahon nila, 2031. Kaya nga, wag nating ipagmaliit ang pagkilos sa Diyos, Brother Simon Emmanuel, no? Ating kapatid na nag-aaral sa pagkapari na nandyan ngayon sa Cavite, na there is time for everything. Yun, pasaway na ngayon. O tulad yung napakinggan ko sa parang sa Sambuanga ba yun, na yung may bata daw na pag nagmisa, umaakyat sa grill ang bata. Grabe kapilyo sa Bisaya pa, grabe kakiat. Akyat doon sa mga grills. Sabi ng mga tao, grabe ka, kiat aning bataa. Uy! Ngayon, nagtawanan na lang sila after 15 years. Kasi yung bata na grabing kiata, hindi nila alam, nag-aral para pagkapari. Pagbalik doon, pari na, siyak lahat. Then, nagtinginan sa mukha nila. Sus mo, kato man yung bataa nga, ito man yung bata na grabe ka, suplado, siraulo, umaakyat, pari na pala. Tinginan ang mga tao sa community. Nag-whisperan. We cannot condemn Sister Eva kasi there is time for everything. Ang ating magawa ngayon dito, Simbahang Katoliko, is tayo sa loob Simbahang Katoliko will continue to conduct seminars para magkaroon ng new life. Bakit iwasan natin yan? No, marami namang mga sabi sa amin, baka hindi yun Katoliko yung preacher na yan. Bakit sinasabi na iwanan natin ang ating mga bisyo, i-surrender? Oh, marami mga ganyan. But this is the call of the Second Vatican Council. Catechism of the Catholic Church number 821, the permanent renewal of the Church. BB up Apple, tapin it. Thank you po. And then, Brother Oliver, magandang gabi po. So, yun, ang new life is a work of the Holy Spirit. Kaya nga, huwag tayong matakot. Patuloy lang tayong manalangin. There is time for everything. Pero yung sabi natin na transfer sa born again, nagiging bait-bait na, hindi natin yan magiging generalized kasi basis. Magiging basis kasi, mga kapatid, maraming mga hindi Katoliko. Ako, nabibigay ako ng mga talk sa Sister Iba, nabibigay ako ng mga talk sa mga sa Muntinlupa, no? Pagdating doon sa Muntinlupa, mayroong chapel sa mga Katoliko, mayroong chapel sa mga hindi Katoliko. Ibig sabihin, ang mga pagkakamali ay hindi natin mabintang sa Katoliko. Nagkataon lang na majority ang Katoliko sa Pilipinas, kaya majority ang mga nandyan sa bilangguan. Pero pagpunta sa Muntinlupa, mayroon doon. Ipangalanan mo lang, nandyan ang iba't ibang relihiyon. Sa pulisya, nagbigay rin ako ng talk sa mga sa pulis, sa mga as a chaplain. Then, doon, mayroon rin mga pinag-pray na mga pulis na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng pagbabago. Then, sinulat man doon, anong mga reliyon. So, I check the listing. Mayroong Katoliko. Hindi ko lang ipangalan yung mga hindi Katoliko, ha? Ay, ang dami pala. So, hindi pala, doon ko naintindihan, hindi pala Brother Sister Eva na garantiya na, ibang relihiyon, mabait na yan. Kasi, nandyan yun sa tao. That is our personal decision. In Joshua chapter 24 verse 15, the Bible says, choose you this day to whom you will serve. You will serve the God of the people who lives in this land. You will serve the God of the people beyond the Jordan. But for me and my house, we will serve the Lord. Yun ang pinaka-importante. So, mayroon tayong choice kung anong klaseng buhay ang ipamuhay natin. Magandang maraming salamat po Sister Eva Baya from Zamboanga City. And then marami tayo last point bago ako magtapos. Another question. Brother Nui, tinawag pa akong pastor dito, Pastor Nui Dura from Brother Martin Ree. Katoliko ako at deboto ng banal na Santo Rosario. Accepted po ba ang Katoliko sa talata ng Romans chapter 13 verse 1 to 2, at si Kristo ba noon ay nagrebelde noong nagsalita
Nagsalita ba siya ng laban sa gobyerno noong dito pa siya sa lupa? Kahit pinatay na siya, wala ba siyang linabag na batas? Sino po ba talaga ang nagpatay kay Kristo? Si Pilato ba ang mga tao o ang mga Hudiyo ba o ang mga paring Katoliko? Okay. Una, ang sinasabi dito sa exempted po ba ang Katoliko sa Romans 13 verse 1 to 3 na ang sinasabi sa Romans chapter 13 verse 1 to 3 ganito ang sinasabi, sabi ni Martin Rea: Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authority that exists have been established by God. Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Now, brothers and sisters, we are obliged to obey the authority. But when the authority is already against the teaching of Christ, we must choose Christ. Hindi pwede na ang teaching sa ang mga pinatupad na mga batas sa otoridad ay para nang hindi na sang-ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Of course, manindigan tayo. Kaya nga, in the course of history, maraming mga Christian persecuted sa iba't ibang uri ng government. Since the time of Nero, Trajan, and Caligula, Christian were persecuted and misunderstood. Because maraming mga Christianos na hindi sumunod sa kanilang mga batas kasi hindi ito nakasang-ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. May mga bansa hanggang ngayon na bawal ang pangangaral sa salita ng Diyos. Hindi ko lang sabihan, no, bawal ka mag-preach, no? And then, kung bawal ang pag-preach, bawal ka magdala ng Biblia. So may mga bansa na mga ganyan. Of course, kailangan tayong manindigan, brothers and sisters in the Lord. Because mas una nating sundin ang Ebanghelyo kaysa mga batas na hindi na nakaayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga, in Russia, when the Russian in 1918 was full into communism, there were 6,000 Christian were killed because maraming mga Christian na hindi sumunod sa kanilang batas sa communist government of Russia. We can check that, no? And then maraming mga pangyayari sa 1,600 sa persecution sa Japan kay Emperor Ieyasu, almost 200,000 ang Kristiyano na napatay dahil mayroong mga batas na hindi sinunod at hindi nakaayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. So kaya nga, pag ang ating gobyerno is nakaayon sa Ebanghelyo, then we support to our government. But hindi naman tayo mag-rebuilde. Bakit mag-rebuilde tayo? Pwede man tayo mag-express. We are a democratic country. We can express what is in our heart in a proper way. Hindi na kailangan na manggulo tayo. We can do it in a proper way. That's why Christian in the course of history, my brothers and sisters, always victim during the Napoleon Revolution in France. Diba? Kinoconfiscate ang mga church property. And I think, if I'm not wrong, according to the history, during the Revolution of France in 1789 to 1799, mayroong 1,200 ka mga kaparian ang namatay. There were 1,200 priests ang pinatay dahil sa kanilang hindi pagsunod sa mga patakaran nalimutan ko kaagad sa yung revolution sa France, brothers and sisters. Mabasa natin yan sa kasaysayan sa year 1789 to 1999 na sa si Napoleon disikan na mayroong mga batas na hindi kayang sundin sa simbahan. Kaya nga, pinatupad ang execution, pinapatay ang mga taong hindi sumunod sa batas. In China, we are aware na maraming mga obispo ang linagay sa forced labor because of the mga bagay na hindi nila kayang sundin sa mga kaparian, ang mga bishop sa China.
Kaya nga, they are under persecution until now, and we are praying for that. When Apulan was full into communism, maraming mga namartir, maraming namatay. Hindi nila sinunod ang mga batas na ipinatupad sa gobyerno. When King Henry VIII took over and separated from Rome in 1534 in England, mga obispo pinatay, mga bishop pinatay, mga kaparian pinatay kasi hindi sumunod sa kanyang mga palisiya. So we are only front line sa martyrdom. Even in our times, marami mga pari na pinatay dahil sa pagsasalita kung anong tama. And that is the highest martyrdom of a Christian na inuper niya ang kaniyang buhay. Napoleon. Oh. Yes, ipinakulong ni Napoleon si Pope Pius VI during the time, Brother Alfonso. Thank you for biglang nawala sa aking isip eh. So yun, nangyari yun. Kaya nga, sa ating panahon, gawa lang tayo ng mga dapat, it is provided by the law to express our grievances to the government, and we'll do that in accordance to the law, because we are a democratic country. Hindi tayo manggugulo. Hindi iyon isip sa Katoliko na manggulo, kundi sila pa ang namartir. Kaya nga, Brother Martin Rhee, hindi exempted, but we are obliged to obey Christ if the government is already executing rules that is not in accordance to the gospel of Jesus. Sino po ba nagrebelde ba Jesus? Hindi siya nagrebelde, kasi sa Matthew 22:21 is sabi ni Jesus, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Jesus did not encourage during his time rebellion against the Roman Empire. But Jesus Christ suffered martyrdom. Sabi mo, sino po talaga ang nagpatay kay Jesucristo? Si Pilato, ang mga tao, o ang mga paring Katoliko? Ang nagpapatay kay Kristo, of course, by the demand of the people, according to Matthew chapter 27, pagbasahin natin, people's demand, crucified Jesus, and then release Barnabas. So Pilato, of course, listen to the cry of the people. Pero itong pangatlong sabi mo na mga paring Katoliko, Brother Martin Rhee, ito ang hindi tama. Kasi during that time, wala pang persecuted pa ang simbahan. So ang mga pari during that time, they were Jewish priests. So kung yung mga pari na nagtulong-tulungan pagplano paano si Jesus patayin, it was a Jewish priest. Hindi sila Catholic priest. Kung basahin natin ang biblical background, Brother Martin Rhee, hindi sila mga Catholic priest. Kaya ito ngayon ang pinakamaling paniniwala sa mga bagong sulpot sa buong Pilipinas, na palaging nagtatanong, Brother Noe, bakit mga paring Katoliko ang nagpatay kay Jesus? Ang tama, bakit mga paring Hudiyo ang nagpapatay kay Jesus, ang nagplano pagpapatay kay Jesus? Mali yung ang mga paring Katoliko ang nagpaplano. Okay? Kasi kung mag-i-interpret natin, i-insist natin sa ating mga flock na mga paring Katoliko ang nagpapatay, we are not planting peace here. We are planting hatred to our people para lang magalit sila simbahang Katoliko. And that is a wrong interpretation. That is biblical wrong interpretation, brothers and sisters in the Lord. Kaya nga yung mga kagalang-galang, naka-niktay, naka-lungsli, magturo ka ng maling, kahit alam mo man na hindi yun paring Katoliko, isabi mo na paring Katoliko, kahit na ang, kung tingnan mo sa Biblia, paring Hudiyo, yun ang brothers and sisters, kaya nga, napakasakit eh. Bakit ito ay palaging dumadating dito sa ating tanggapan? Napakarami. Brother, bakit ka ba nagkatoliko? Mga paring Katoliko ang pumatay kay Kristo. I-explain mo naman pa ulit-ulit. Hindi rin kasi ang nakamabasa sa Biblia, paring Katoliko. In-explain na nga natin. Totoo yun pare, pero paring Hudiyo, hindi paring Katoliko. Kaya nga ang nakapahirap kayo ngayon, mga kapatid, kasi yung mga karamihang na reach out, pero ako eh, kasi marami rin mga professional, mga nurse, na
mag-insist sila na paring Katoliko. Sometimes, Lord, tulungan mo nga ako. Paano nila binasa ang Biblia? Paano nila binasa ang New Testament? Na kung basahin natin ang Matthew, Mark, Luke, and John, baka mga 3 days matapos natin yung pagbasa, or 4 days. Wala kang ibang gawin, basahin mo lang. Then tingnan mo dyan kung nakasulat ba paring Brother Martin Ray. Tingnan mo dyan kung paring Katoliko ba yung nagplano pagpatay kay Jesus. No. Kaya nga, ang masabi ko, it is an accusation. Sabi ng Matthew chapter, mag-iwan ako ng isang verse, Brother Martin. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 12, sabi ni Jesus, "Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely see all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you." So yung sinasabi bang people will persecute you, will falsely accuse you, will insult you, kanang falsely accuse you. Diba, that is trying to accuse the Catholic Church na i-insist natin sa ating mga tao na paring Katoliko ang pumatay kay Jesus. That is a false accusation, brothers and sisters. Matthew chapter 2, chapter 5, verse 12. "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely accuse you." Accusing. And the most accused person in the world is the Pope. He is accused outside and inside. The most accused person in the world is the Pope. Ina-accuse siya outside and inside without hearing properly the side of the Pope. Yung accusation na the Pope is 666 Antichrist. Napakinggan, narinig ba natin na sabi ng Pope? Hindi naman. Wala eh. Hindi nga sumasagot ang ang Pope hanggang ngayon. Namatay na lang yung nag-accuse, hindi sumasagot ang Santo Papa hanggang ngayon. Kaya nga ito, Brother Martin Ray, ang aking sagot sa iyong mga tanong. Last, from Brother Ronald Diaz of Daan Bantayan, Cebu. "Brother Nui, magandang gabi po at maraming salamat po sa iyong programa na kabigay ng liwanag sa akin. Ngunit gusto ko lang manghingi sa iyo ng advice kasi ako po ay isang Katoliko at ang aking asawa ay isang Baptist. May tatlo kaming anak. Ginawa niya ang lahat para ako ma-convert sa Baptist Church." Bisayaon na lang ako, brothers and sisters, ha? "Wala gayod ko madala. Kay ako man gyud nakita nga Katoliko gyud ang pinakauna o pinakatinuod nga simbahan. Hangtod karon dili na mi magkasinabtanay. Nagbulag gyud mi og naguba ang among pamilya. Ang nahimong makaluluoy ang among mga anak. Ako karon naginusara nga nagnegosyo-negosyo na maligya og mga pagkaon. Samtang ako magpadala na lang og suporta sa akong mga anak. Unsa kay angay na kong buhaton? Brother Arnold Diaz, Daan Bantayan." Na, so ngayon sa ating last problem, nabigyan nating pagkakataon, mayroong advice secretary na every program daw isang problema lang. So baka next tomorrow, every night isang problema na lang. Ngayon, nadagdag ito. Then ano ma-advise natin kay Brother Arnold Diaz sa Daan Bantayan na naghiwalay sila? Na unang advice, gusto kong basahin ang 1 Peter chapter 3 verse 1 to 2. Ito ang ating biblical advice. Okay? So sana marinig mo ito, Brother Arnold. At saka pag nilinilayan mo rin ang 1 Peter 3 1 to 2. "Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon kung magkaroon sa sila
na hindi pa maniwala sa salita ng Diyos, may hikayat din silang sumasampalataya dahil sa inyong magandang asal. Asa, no? Shout out kay Brother Buit Bulan. Brother Buit, magandang gabi po. Sana makakain kami ulit ng alimango at makabalik kami dyan. Pa, and sarap sa alimango dyan, Brother Buit. And also Brother Arnold. Now, ang ibig sabihin ni Apostle Pedro na kung mayroon ka mang life partner, asawa o husband na hindi katoliko, silent na lang, ipakita mo na lang sa magandang asal mo ang iyong pagiging katoliko. With prayers. Kasi, nandiyan naman. Iyon ang unang advice. Another remedy na sinabi ni Apostle Pablo. Dahil sa pamagitan ng iyong magandang ugali, ma-convert mo siya sa pananampalataya. Okay? So yun ang pinakaturo ni Pedro. Ano naman ang suggestion ni Pablo? Last na ito, brothers and sisters, 1 Corinthians chapter 7 verse 12 to 18. Medyo mataas ito. Sabi ni Apostle Pablo na sa iba naman ito ang sinasabi ko. Kung ang isang lalaking mananampalataya ay may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamagitan ng kaniyang asawa, at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamagitan ng kaniyang asawa. Kung hindi gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay itinatalaga sa Diyos. Kung nais namang humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kaniyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ninyong asawa, at kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. So, ang payo ni Apostle Pablo, kung pwede, gagawa tayo, Brother Arnold, ng mga bagay na sana hindi magkahiwalay alang-alang sa ating tatlong mga anak. Kasi ang magiging ano nito, ang magiging casualty, ang mga bata. Now, ang aking payo sa iyo, kasi nagkahiwalay naman kayo ngayon sa iyong wife, nagtinda-tinda ka na ng pagkain, basta ang advice ko sa iyo, huwag ka na lang maghanap muna ng ibang babae, lalong gugulo ang buhay mo dyan. Tulungan mo na lang muna yung anak ninyo na lalaki at makapagtapos sa pag-aaral. Kasi kung i-enjoy mo ang life mo sa ibang babae, the more you will destroy your life. Kasi marami ngayon ang mga nagpangalawang asawa na mayroong mga anak, mas lalong gumulo ang kanilang buhay. Imbis naghanap sila ng pag-ibig, ang unang kalaban mo, kasi pag makapag-asawa ka ng isang babae na mayroon ng mga anak, ang unang kalaban mo ang kanilang mga anak. Lalo na kung medyo mayaman, kahit ano pang gawin mo, brothers and sisters, magsuspek talaga ang mga anak na pinagpirahan mo lang ang nanay nila. Kahit pa ikaw magluto, ikaw maglaba, ikaw maglinis, ikaw magwalis, hindi mawala yung suspek sa mga bata na ginagago mo lang ang kanilang nanay. Yun. Kaya kung naghanap ka, kung lalaki ka, maghanap pa na lang. Kung lalaki ka, kung mayroon ka rin mga anak, napakahirap yun. Baka kung malaki na ang mga anak mo, hindi magkaintindihan sa pangalawa mong asawa. Mas lalong gumulo ang buhay mo. Kaya nga, sa aking advice ngayon, kung mayroon na kayong mga anak, alagaan mo ang mga anak mo. Serve the Lord. Kasi pag maghanap ka ng pangalawa, napakahirap. Pero kung gusto naman, walang problema. Pero kailangan handa tayong harapin ang consequence. Na walang madamay sa consequence na dumating sa ating buhay.
sa ating pagkaroon ng pangalawang pang-asawa, lalo na kung nag-asawa tayo dyan lang sa Disim Barangay, okay lang kung punta sa ibang bansa, malayo. Pero kung if you are living Disim Barangay within your family, gulong-gulo ang buhay ninyo. Kaya nga, ang advice ko nito, Brother Arnold, kung para sa akin, ang advice ko naman, sa mga Katoliko, na mga binata at mga dalaga, bakit maghanap tayo ng life partner sa mga hindi Katoliko? Para maiwasan na natin itong mga away-awayan, after magkaanak ng marami, papasok na ang kanilang mga doktrina. Lalo na pag mag-away na, gawing bala ang doktrina, no? Gawing armalite ang doktrina na ito ang paninindigan ko. Pero noon sa gwapo at maganda pa, walang doktrinang hadlang sa ating pagmamahalan kasi attractive ka pa. Pero ngayong destructive ka ng problema. Kaya nga sa Old Testament, brothers and sisters, pinagbawalan sa Panginoon na maghanap ka ng life partner outside of the Israelite people. Ini-encourage sa Panginoon na within the nation of Israel para maiwasan. Now ngayon, kung ikaw, ang pag-ibig mo doon ka rin sa hindi Katoliko, din handa mong harapin ang consequence. Kasi marami ngayon nangyari na pag tumanda na ang asawa, ang kanyang husband, doon na po sama-sama sa pastor. Eh ngayon, bata ang pastor, bagong graduate. Grabe ang kaba mo sa dibdib mo kasi ang wife mo doon sumasama-sama palagi sa Bible study sa pastor. Huwag mo mapigilan. You cannot hold here because ang panindigan niya sa kanyang sikta ay napakalakas. Eh ngayon, hindi natin yan, brothers and sisters, pinaghandaan. Kung ikaw, babae ka, mayroon kang boyfriend na hindi Katoliko, bakit mga kapatid, dyan ka maghanap sa hindi Katoliko? Para itong nangyari kay Brother Arnold, hindi na mangyari sa buhay mo. Na kung mangyari man sa buhay mo, kailangan handa mong harapin ang consequence. Mag-adjust ka. You have to adjust. You have to adjust. Huwag magpatalo sa simbahang Katoliko. Kasi nandiyan naman. Pero bakit hindi natin yan paghandaan ngayon? Para sa mga single. Pero yung nandiyan na, ang aking advice, wag naman sana maghiwalay. Kasi ang kaswalti dyan ang mga bata. Please adjust. Pero nangyari na ito sa kay Brother Rumel, naghiwalay na sila, eh di wala na tayong magawa. Pero kung kayo ngayon hindi pa kayo naghiwalay, please adjust, lalo na pag nagkaanak kayo ng mga limas, anim, kaswalti ang mga kabataan. Pinasukan mo man yun na problema, din tanggapin mo ang kahirapan. That is your cross of your life. Kasi pinasukan mo yun eh. Yun ang aking payo, brothers and sisters, sa buhay ni Romel na nakakuha tayo ng mga leksyon sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, more question, ipiim lang sa atin and then sagutin natin bukas at pagnilay-nilayan ang mga pangyayari sa ating simbahang Katoliko. Sa aking pagtapos, gusto ko pong basahin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi ni Apostle Pablo, umpisahan natin sa verse 57. 1 Corinthians chapter 15 verse 57 to 58. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sa gabing ito, mga kapatid, sa aking pagtapos, ako po ay manalangin na ipagpatuloy na basbasan tayo sa ating makapangyariang Diyos. At kayo ngayon na nakikinig, nabigyan kayo ng dubli-dubling mga biyaya galing sa ating Panginoong Diyos para masuportahan natin ang ating mga parokya, ating mga diocese, ang ating mga community na ating kinabibilangan. At huwag rin nating makalimutan ang Converted Pastors of the Philippines sa ating mga panalangin at sa ating mga biyaya na ibinigay ng Diyos para rin ako na inyong Brother Nui ay makapagpatuloy sa programang ito. There is a proposal na we will transfer to
Cagayan de Oro, please pray for us. Kasi here in Manila, it's not our property where we are. And in Cagayan de Oro City, that is a property of the ministry. So we decided na pagloobin ng Diyos, makapatayo na tayo ng mga tahanan doon na pwedeng matirahan, aking matirahan, at makapagpatayo na ng studio. I will move to Cagayan de Oro. But huwag kayong mag-alala. Kasi gabing gabi, every 9 p.m., I will be with you. Patuloy na magbigay ng mga payo at mga guidelines, lalo na sa buhay espiritual at lalo na dito sa simbahang itinatag ng ating Panginoon. Ang ating panalangin na sa awa ng Diyos, marami pang mga pastors na magbalik sa simbahang Katoliko, marami pang mga ministro sa iba't ibang sikta na hipuin sa makapangyarihang Diyos sa banal na Espiritu Santo upang sila ay magbalik loob sa simbahang itinatag ng ating Panginoon sa Kristo. Sa aming mga converted pastors of the Philippines, nandito kami, nagpanalangin namin kayo na pagalingin sa inyong mga karamdaman at basbasan kayo sa ating may kapal, sa ating makapangyarihang Diyos para makapagpatuloy tayo sa paglingkod sa Kanya. Hold on to the faith until the end and continue winning souls back to Jesus and to His church. Mag-akay tayo ng mga kaluluwa. Magbalik sa Panginoong Diyos. Sabihan natin sila, magbagong buhay. Basahin natin sila sa Biblia, magkaroon tayo ng mga seminars. Ipaatin natin sila sa mga iba't ibang mga renewal seminars, charismatic seminars. Ipaatin natin sila sa mga divine mercy, devotion activities para sila ay mapalapit sa ating Panginoon sa Kristo. Tapusin natin ito sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos, sa lahat ng mga nakikinig na nandyan ngayon sa kanilang mga tahanan, ako po ay nananalangin na bigyan mo sila ng pagbabasbas sa mga oras na ito. At ang aming mga kapatid na mayroong makaramdaman, bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalingan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Hipuin mo sila sa mga oras na ito, Panginoon, at ibigay mo ang kagalingan tulad sa pagbigay mo sa kagalingan ni Haring Ezekiah, na iyong siya ay nagmakaawa sa iyo. Sinagot at dininig mo ang kanyang mga panalangin at pinagaling mo siya ayon sa nakasulat sa Isaiah chapter 58 verse 1 to 10. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, Diyos ka sa aming kaninunuhan, Diyos ka sa mga Israelita, Diyos ka ni Haring Ezekiah, Diyos ka na nagmakapagaling sa aming mga karamdaman. Kaya nga sa oras na ito, Panginoon, kung saan man silang dako sa buong mundo, abutin mo sila sa iyong makapangyarihang mga kamay at ibigay mo ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ang aming mga kapatid sa oras na ito na nandyan sa mga isolation, nandyan sa mga hospital na apektado sa coronavirus, Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa iyo na bisitahin mo sila at ipadama mo sa kanilang iyong presensya na hindi mo sila pinabayaan. Hipuin mo, Panginoon, ang aming mga kapatid sa buong Pilipinas na naghirap, na wala ng pagkain. Tulungan mo ang aming mga leader sa gobyerno na sana bigyan nilang pansin pagpapahalaga ang mga kapatid namin na naghihirap, na nangailangan sa tulong at pagkain sa mga oras na ito. Bigyan mo, Panginoon, ng wisdom ang aming mga pangulo na sana sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, hipuin mo ang kanilang mga puso upang sila'y magkaroon ng awa sa mga mahirap. Kasi ang pag-away-awayan ngayon, Panginoon, sa buhay politikal, away-awayan sa mga mayayaman, sinong nagiging biktima ay ang mga mahirap naming kapatid na mga Pilipino. Wala mang problema kung sinong matalo, pareho man silang mayaman, ngunit ang mga mahirap ay silang nagiging biktima sa mga away-away sa aming panahon. Kaya Panginoon, sabi mo sa Jeremiah 3 verse 15, I will give you leaders according to my own heart that will feed you with knowledge and understanding. Panginoong Diyos, padalhan mo kami na mga pangulo na tulad sa iyo, mga pangulo na totoong may awa at mapagpatawad.
Padalhan mo kami, Panginoon, ayon sa iyong pangako na nakasulat sa Jeremiah 3:15. Ipadala mo ang mga pangulo na totoong nagmamahal sa kanilang sa mga tupa, lalo na sa aming mga Pilipino sa makahirapan na aming dinadanas ngayon. Sana, Panginoon, hindi iiral ang mga puso, ang galit, ang iba't ibang mga dahilan na hindi na mabigyang pansin ang pinakamahirap naming mga kababayan. Kaya nga, sa oras na ito, Panginoon, na nalangin kami na baguhin mo ang puso sa aming mga pangulo, aming mga leaders, at basbasan mo ang buong Pilipinas na sana darating ang mga panahon na kami po ay magkaroon ng kasaganaan. Magkaroon kami, Panginoon, ng pagmamahalan, pagpatawaran, at sana bunutin mo ang puso, Panginoon, na selfish, na sarili lang ang iniisip, kundi itanim mo sa aming puso ang pagmakaawa sa aming mga kapatid na nandyan sa kahirapan. Panginoon, basbasan mo ang simbahan na iyong itinatag, ang simbahang Katoliko, ang aming mga kapatid na ngayon ay palaging binabalik-balikan sa mga kapatid naming nasa iba't ibang mga sikta. Panginoon, magpadala ka ng mga instrumento para ay mapigilan ang pagnakaw sa mga tupa na nandyan sa iyong kawan. Sana, Panginoon, sa pamagitan ng iyong awa, you are the good shepherd, at sabi mo sa John chapter 10 na ikaw ang aming pastol na handa mong ialay ang iyong buhay. Handa kang magpakamatay para sa iyong mga tupa. Kaya, Panginoon, magpadala ka ng mga instrumento para mapigilan ang patuloy na pagnakaw sa mga tupa na nandyan sa iyong kawan. Sa mga oras na ito, dinadalangin namin, basbasan mo kami, aming makaparian, ang mga religious, mga madre, mga seminarista, mga katikista, mga lay ministers na nag-alay sa kanilang panahon at buhay para paglingkuran ka. Ang aming mga obispo at lalo na ang aming Santo Papa, na bigyan mo palagi ng kaalaman, inspirasyon para kami, Panginoon, ay bigyan ng tamang pagpapastol at pag-aalaga sa iyong mga salita. Ito po ay dinadalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at sa panalangin ni Mama Mary na aming inay. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Bless us, Lord, as we make the sign of the cross, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, brothers and sisters. Magandang gabi. Sleep well. God bless. And be strong in the Lord.